So yun yung pinakatakot ko. Wala na talaga effect on anesthesia. Now in your case, even though sinasabi mo konti, there is still a chance hindi mo mararamdaman yung full effect ng anesthesia. But then again, if you are willing to proceed, gagawin ko. Hindi ko na sa'yo mapapromise kung maibigay ilalagay kita doon sa comfort zone na mamamaximize natin yung effect ng anesthesia. Though again, I'm trying to say, willing na kang gawin. Siguro may delay lang ng 1 month. Natakot ka? 30 seconds mo siya yung magbubunod. The first time daw niya kasi magpapabunod. Kaya mo yun, Di. Magiging harang siya sa upper lung para mag-address. So gagawin natin, kailangan rin natin i-address yung lower lung para may address natin sa upper lung. So nag-gets mo yung concept. So yun. So kung sakali, patibok, isa to sa bukin lang ang upper lung para yung lower mo, may address na rin natin para may address natin yung upper lung mo. So yun yung kinakatakot ko. I know for the fact na once nakainom ng alcohol, mataas yung chance na hindi mararamdaman ng anesthesia kasi na-experience mo siya sa tito ko. Pero sa case na mo kasi ng tito ko, sobrang lasing siya. So to the point na hindi niya siya makasaya. Pinutin yung daliri mo sa paa, ramdam niya lahat. So tinatanong ko sa kanya lahat ng experience niya. In that point, based on my experience, I know for the fact na pag lasing o nakainom, wala na talaga effect ng anesthesia. Now in your case, even though sinasabi mo konti, there is still a chance hindi mo mararamdaman yung full effect ng anesthesia once and start tayo with the dental extraction. But then again, if you are willing to proceed, gagawin ko. Hindi ko na sa'yo mapapromise kung maibigay ilalagay kita doon sa comfort zone na mamamaximize natin yung effect ng anesthesia. Though again, I'm trying to say, willing akong gawin. Pero gusto ko lang din mo na malaman, willing ka ba doon sa procedure na gagawin natin? Okay. Apat yung tatanggalin natin sa'yo. Mauna yung baba, kasi i-atlas muna natin yung baba before natin bubunod yung taas. Siguro may delay lang ng 1 month. So most likely next month bubunod ang kita ng upper kung papabunod na yung buwan. Pwede pa kaya simulan na next month na lang. Okay. Pero magkasunod na buwan yan. Hindi pa rin lahat. Dalawa na. So by February yung upper, oo. Oh. Pwede po ganun. Pwede naman. Pero pero siguro din mo na huwag kang iinom. Apo. Okay? At least 2 days before. Okay lang, hindi ka na rin mag-inform. Siguro next time, hindi ko na time ka rin. A week earlier mag-inform tayo sa patient. Kasi may mga patient din kami before na ganun rin nangyari, no? Na uminom rin. Paano sabihan mo na lang siguro pag alam for extraction? Ah, sige. So, next month, sure naman na nabunong sure lang ka. Mag-iinom, ha? Apo. Okay. Makuminom ka kagabi kasi kinakabahan ka. Hindi po kasi... Natakit na ka enjoy yan. Ay, nagaling kami ng dentist. Tapos, ang nag-home procedure na lang sa akin tuloy adjustment. Ayan na. Kulay pink ulit. Siguro kulay pink talang lagi ipaano ko tsaka red. Kasi ito lang yung maganda talaga sa ngipin
nagko-compliment siya sa lipstick, sa ayos ng mukha. Kanina, kabado-kabado ako. Pinagandaan ko talaga to eh. Nung mga nakaraang buwan pa kasi sinasabi na kailangan talaga akong bunutan sa baba. Yung sa upper naman daw, optional lang. Lalo ang kinabahan nung sinabi nila na... hindi ako pwedeng turukan ng anesthesia. Kasi... Bawal palang uminom ng alak. Puntador pa mo. 2 days before kang bunutan. Eh, kagabi lang ako uminom. Pinapart ulit nga ako tinatanong kung nakailang shots ako, ganyan-ganyan, kung gaano daw karami. Kalayat na nila nagsisunungaling ako at ulit. Okay, yung totoo. Ang totoo, uminom ka dahil andan? Oo, sabi. Ayun, sabi ko. Ano lang yan? Parang... Salo-salo lang. Yun yung hindi ko kasi alam. Hindi nila napaalam sa akin. Eh ako wala naman talaga akong alam sa ganun. Lalo na first time kong bubunutan. Kung alam ko lang, hindi na ako uminom. Eh kasi handa ako na talaga to na bubunutan na ako ngayong araw. So buti na lang mabait si yung dentist ko. Pumayag siya na January na lang ako bunutan dito sa baba. So nung huling video ko, sabi ko, tatlo yung bubunutan sa akin. Isa nga lang dapat eh, kasi optional lang naman yung dalawa sa taas. So ngayon, tinanong niya ako uli kung gusto ko pa rin talagang lumuob ng lumuob yung ngipin ko. Magiging apat na yung bubunutan sa akin. Lalo ako nagulat kasi nadagdagan na naman. Tapos, ang ikinaka-ano ko pa dun, nakakabadal kasi yung mangyayari sa ngipin ko. Pag binunutan ako ng dalawa sa baba sa January, magkakaroon siya ng gap, kaya daw, magiging cautious daw ako sa, lalo daw nagbablog ako, syempre, kita yung bibig. Magkakaroon daw ng gap. Tapos yung, itong pangit ko dito, siya, uurong muna siya dito sa likod, dito sa tatanggalan ng songke. Eh, nakikita niya paling. Tapos, sa February, yung taas naman, yung dalawang ngipin sa likod ng pangit ko. So, yung pangit ko din sa likod, pupunta siya dun sa bubunutan na parte. So, magkakaroon ng gap. So, tingin ko naman hindi naman masyadong obvious kapag sa taas. So, so far, kanina, after anesthesia, skin test, wala naman ako naramdamang kati. So, siguro, hiyang naman ako dun sa, anesthesia nila. So, yun, alam niyo na. Alam ko lang yun. Kapag bubunutan, 2 days before, huwag kayong iinom. Kahit anong alcoholic drinks, kahit pa light yan, hindi talaga tatalab yung anesthesia. Tinanong ko pa sa dentist ko, kapag ba nag-wear out na yung anesthesia, masakit ba yung sobra? Kasi sabi ko, yung mga tinanungan ko, sabi nila sobrang sakit daw. Kaya kinakabahan talaga ako. Never ever pa daw sila nagkaroon ng ganong case na sobrang masakit daw. Kasi after nung anesthesia, kahit ma-wear out siya, hindi siya masakit kasi may medication sila. So, by next month, malalaman ko kung ano yung pakiramdam. Tapos, kanina na lang uli ako nilinisan sa ngipin. Ayun, medyo nag-light na siya. Tsaka kung mapapansin nyo, kung napanood nyo yung pinakaunang video ng braces ko, sobrang gulo pa ng ngipin ko noon. Kasi hindi pantay-bantay. Pero ngayon, tinamos. Sobrang laki ng changes. Yun nga lang, kaya ako magpapabuno sa taas kasi hindi pa ako kontento dyan eh. Nakalabas pa rin kasi siya. Yung tipong pag tumatawa ka, obvious na palabas yung ngipin mo. So yun, nag-guess na nyo. Watching! Hi! Sabi mo, hi! 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 Good morning, DJ! Nananad ka ng YouTube ko? Yo! Hello, JJ! Harap ka dito, sabi mo, hello, JJ! Hello, JJ! Flying how are you, sabi mo, how are you? I love you, hello, JJ!